Marami nang naging boyfriend. Mahal pa rin daw ang ex. Oh, ay, no. Dito daw ako. Mika Bernardo. So, hi guys! This is me again, Mika, and welcome back to my channel. So, for today's video, I posted an Instagram story and I asked everyone about their assumptions about me. And sasagutin natin yun kung totoo ba or hindi, or talagang nag-a-assume lang kayo sa mga tingin nyo kung ano nga talaga ako. And for today, I am not just going to answer your question, but at the same time, we will be having a mukbang. Siyempre, gusto ko yung maingit for today. Gusto ko yung takamin, at alam ko namang hindi nyo naman yun makukuha dito sa akin. So, hanggang tingin na lang muna kayo sa mga pagkaing aking hinahanda. So, for today, siyempre, we have this potato ramen from Atomy. And also, we have this different flavors of pizza from Paparazzi's. They had an opening nung June 8th and you can visit their branch at Cruz Giquito, Bulacan. Lagay ko na lang po sa description yung exact location nung pinaka-branch nila. So, we have here all cheese flavor. We have also here the combination. Meron din tayong seafood and of course, roast beef. Ang aking isa sa pinaka-favorite. And syempre, ang sikat na pepperoni. At ang walang kupas na Hawaiian flavor. Don't worry, hindi lang naman ako yung kakain mag-isa niyan. Of course, you all know naman na I'm on a diet. But syempre, gusto ko kayong takamin. Kaya sasabayan ko kayo ngayon kumain. At syempre, I am not just going to eat this without yung back-off. Syempre, meron tayong back-off from Atomy. The coffee Arabic to cleanse our stomach after natin kainin tong mga carbs na to. So, don't worry, balance naman tayo today. Okay, for today's video, syempre, umpisahan na natin ang mga assumptions na natanggap ko from my IG story. So, first assumption about me. Unang-una, marupok. Oh no! Guys, marupok ba ako? Wala naman magpapatunay sa inyo na marupok ako. Hindi, joke lang. Siguro kasi marupok ako in a way na soft-hearted ako when it comes to those people I love. Dun sa mga kaibigan ko, madali akong magpatawad. But, dun naman sa pag may pinaninindagan, hindi po ako marupok. Like, hindi naman ako madaling ma-discourage, hindi ako madaling panghinaan ng loob sa mga bagay-bagay. So, siguro, marupok ako at some point, but in a good way naman. Marupok in a good way. So, ayun. So, yun lang naman. Next assumption about me. Kalog. Siguro kalog ako sa sobrang close ko. Pero medyo, finesse. Kapag hindi pag tayo, ganun ka sobrang kalapit. Kumbaga, steady lang. But, hindi naman ako totally, sinabi nyo kayo na maatid, hindi po ako snub. It's just, siguro, hindi ko pinapakita yung pagiging kalog ko kapag hindi pa tayo ganun sobrang close. Kasi yun talagang, hindi pa tayo totally sobrang lalim na ng pinagsamahan. Okay, so dito naman tayo sa pizza, guys. I will be trying this seafood. Wait lang, baka mahulog siya. Mahulog lahat. Okay, so next assumption. Maldita daw ako. Kasi hindi ako maldita. May time lang na mainitin yung ulo ko kapag hindi ko nakukuha yung gusto ko. Like for example, I have this specific outcome na gusto ko maranasan. Gusto ko yun yung mangyari. Pero hindi siya nangyayari. Na parang doon medyo nararattle ako, medyo namamalditahan ko yung mga tao sa paligid ko. But, hindi naman yung wala kang rason para magmaldita. Kasi yun yung tunay na maldita, yung walang rason, pero maldita ka talaga. Siguro may time lang na maldita ako. Pero pag kausap mo naman ako, pag in-approach mo naman ako, hindi naman kita mamalditahan, diba? Next assumption, may jowa ka na ngayon. Guys, mukha ba akong magjo-jowa after everything? Hindi po, this is false. Wala po akong jowa ngayon. Single na single. And not yet ready to mingle then. So, mga nagbabala. Oh, wow! Ayun, nagbabala. Makapal lang talaga yung mukha. Okay, next. You are a kind-hearted person and so pretty too. Guys, kayo na lang magsabi. Hindi ko nasasagutin niya kung totoo or hindi. Kayo na lang magsabi. Okay, eto. Plastic. Plastic daw ako. Hindi naman siguro pagiging plastic yung pagiging private na tao. And yung hindi pagiging mapagpatol. Kasi sinasabihin natin kapag hindi masyadong nagsalita, hindi masyadong umimik, sinasabi, ay, plastic yan. Kumbaga gusto lang pinapakita yung buhos. It's not just about that eh. Siguro yung pagiging ganun is just being professional and being considerate. Kasi hindi lahat ng bagay dapat sinasabi. We should always consider the things that we're going to say. Lalo sa social media, di ba? Kasi social media, hindi naman ako maingay dun eh. Pero kasi siguro, hindi naman yung pagiging plastic. Pamimili lang ng mga bagay na sasabihin mo. Kasi not all the people will understand. So, mabuti na yung responsable tayo sa mga binibitawan natin sa salita. Next, marami nang naging boyfriend. Guys, this is false. Kasi, I only had
one ex-boyfriend. And after that, hindi na po siya nasundan. Wala na po akong naka-relation after that. So, this is false. Wala pa po ako masyado naging boyfriend. Only one. Next, understandable. Or, paka-understanding yung gusto niyang sabihin. Siguro, sobrang understanding ko sa mga tao na kaya kong intindihin kahit alam kong ako'y argabyado. Pero ako pa rin iintindi. And kahit sa mga kaibigan ko, siguro alam nila na I'm always understanding them kahit minsan hindi ko na naiintindihan. Sobrang maintindihin ko, guys. Ultimo, hindi mo pa in-open sa akin naiintindihan ko na. Okay, next. Witty. Ano bang witty? This is a combination of, ano, diba? Sense of humor and wisdom. Ang hirap masabi na witty ako eh. Pero siguro panoorin ko na lang yung mga past vlogs ko. And then, kaya na mag-conclude kung witty talaga ako dun. Okay, so, yun. Next. Mahinhin na palaban. I think this is true. Mahinhin ako kasi magsalita. Yung sinasabi ng iba pa, bebe daw. Guys, hindi. Siguro kasi ganun lang talaga yung boses ko. Matinis kasi yung boses ko. So, pag nagsasalita ako, parang feeling nyo kasi pabebe kasi maliit. But no. Mahinhin lang talaga magsalita. And palaban. Yes, palaban ako na alam ko kasi when it comes to fighting for what I want, fighting for what I think is right, nagiging firm talaga ako. And hindi ko siya tinatantanan talaga not until mapatunayan ko na totoo yun. So parang dun sa way na yun is... Nagiging palabang ako kayo. Ay guys, ang sarap nito. Harap guys, freaking yung cute ano nila. Ang sarap. Ngayon lang ako nakatikim ng pizza na may crab meat. So parang good combination pala. Okay, next. Approachable. Yes. Actually ngayon, parang nahihirapan ako maging approachable ngayon kasi marami pong nagme-message sa akin. And nahihirapan akong replyan sa isa. So baka yung ibang nagsasabi kanina dito na snob, baka akala nila, kapag hindi ko sila nare-replyan through Messenger or through Instagram, akala nila snob na ako. Hindi po guys, it's just nahihirapan lang pa rin po akong mag-adjust. And also, nahihirapan din akong replyan lahat. It's because yung iba hindi ko nakikita, yung iba natatabunan. But don't worry naman guys, kapag may time naman ako, tinitingnan ko naman po yung mga important messages and yun naman po, nare-replyan ko. It's just hindi lang ganun kabilis kasi nga po, pag nagkakaroon lang naman ako ng time. So, yun guys, approachable pa rin naman po ako until now. Guys, ibang flavor naman yung tikman natin. Eto naman, favorite ko to eh, yung beef, roast beef. Eto. Masarap din. Feel ko kasi lagi akong mahilig sa beef, kaya sobrang na-appreciate ko talaga yung crab meat. Pero, parehang masarap guys. Wala akong habit. Eto guys, natawa ko dito. Playgirl. Ako ba yung playgirl? Ako nga yung pinaglalaro. Hindi. Guys, hindi po ako playgirl. Si totoo ako eh. Pag ako nagmahal, pag ako talaga nagkagusto sa isang tao, never ako nag-fake ng feelings sa ibang tao. So, hindi po ako playgirl. Sa mga tingin na playgirl ako, never po ako naging playgirl. Never ako nagpaasa ng lalaki. Ako po lagi yung pinapaasa. Kaya... assumption na tayo, sabihin nyo dun sa mga taong nagpaasa sa akin, ha? Okay, eto. Eto, last na to. Mahal pa rin daw ang ex. Oh no! Mukha ba akong mapagmahal? Mukha ba akong hindi nakaka-move on ng mabilis, guys? Pag may time tayo, move on din. Siguro, hindi sa mahal eh. You are just grateful to those person. Hindi lang naman sa ex yun eh. Sa mga taong magdaan sa buhay natin. Diba, grateful lang tayo. And siguro, konting a concern. Siguro at the same time, mahal. Hindi naman din totally mahal na parang gusto mo nasa buhay mo pa siya. It's just you're just grateful. And parang thankful ka lang din sa memories, sa mga naturo niyang lessons, sa experiences. Kasi yun yung nagpabago sa'yo, yun yung nagpa-udyok sa'yo para mas maging mabuting tao. And also para mas maging mas tumatag at mas strong. So yun lang guys, yung mga assumptions. Gusto ko lang sabihin guys na sometimes we are assuming, diba, sa person. But hindi dapat natin yung going way para husgahan sila. Kasi assumption lang naman yun eh. And those assumptions, wala kayong assurance kung totoo, wala tayong assurance kung ganun ba talaga siya. Diyan pumapasok yung don't judge a book base lang dun sa narinig mo. Wala ka namang sapat na evidence. And also, you don't have the right to accuse a person. Especially kung wala namang ginawang masama sa'yo, di ba? So yun lang din yung gusto ko lang sabihin sa lahat. Kasi marami pang assumptions yan. Siguro hindi lang natin talaga kayang i-vlog lahat dito kasi madami. But I would like to thank everyone dun sa may mga magagandang assumptions. Pero despite everything, they are still choosing to see the good in someone. Bihira na kasi yun eh. Di ba parang lagi ngayon, mas nangingibabaw yung nagagawang mali. Mas nangingibabaw yung bad thing na nakita natin sa isang tao. And natatabunan na yung mga magagandang nagawa niya, yung mga magagandang katangian niya.
And I think in this world full of hatred, dapat tayo magsimula ng love, acceptance, understanding, and of course, syempre, yung magsimula ng pagbabago in a way na tingnan natin lagi yung positive side ng isang tao. So yun lang din, I just want to make this video para lang just for good vibes. Yung mga sinagot ko ng mga assumptions, yung sinabi ko namang true, true naman talaga yun, and yung mga false, kasi I don't think, yung tingin nyo, para sa akin kasi mas kilala ko yung sarili ko. So I don't think ganun ako. So yun lang guys, thank you so much pala. Follow nyo yung Atomy. Sobrang quality ng mga products nila. And of course, etong paparachis na nakasama, tinakam lang kayo. Kaya kung ayaw nyo matakam lang, puntahan nyo na yung branch nila dito sa Cruz Giginto, Bulacan. Sabi ko nga sa inyo, lagay ko yung exact location sa aking description box. So yun lang guys, I hope I answered all your assumptions and I hope nasatisfied. I'm sorry, nasatisfied. Sobrang sarap kasi. Nasasumid na ako. I hope nasatisfied ko kayo. And ayun, I'm gonna share to you lang this. Since kumain tayo ng carbs, and bihira kasi ako kumain ng carbs, napakain lang ako kasi lolo to guys. Ang sarap, promise. Hindi natin natikman lahat, pero natikman ko na kasi itong apat. Ito na lang yung hindi pa. Pero don't worry guys, kung masarap naman yung apat, sure naman masarap na lahat. So ayan lang guys, I'm gonna share to you this. Ito yung coffee from Atomy, Cafe Arabica, to cleanse your stomach kapag kakain kayo. Don't worry, sa ibang dinedeprive yung sarili nilang kumain ng mga carbs, kumain ng mga fats. Don't worry kasi meron namang Cafe Arabica to cleanse your abdomen. Para, diba, balance lang tayo. So, ito. Guys. Tama lang yung lasa niya guys. Hindi siya matamis. Hindi siya mabait. Ayan guys. So, I hope you've liked this video. And don't forget to subscribe. Turn on the notification bell. And of course, like and share na rin tong video na to. And para updated kayo for more videos, just comment down below yung mga contents pa ulit na gusto nyo. And shoutout nga pala kay Aldrin Paras from San Fernando, Pampanga. And kay Angelo Grande. So yun, comment lang kayo kung gusto nyo magpa-shoutout para sa mga next videos natin. Bye-bye!